Ayan guys, mag-change oil tayo ng Hi-Ace Deluxe Commuter. Ito po yung 2021 na latest model ng Hi-Ace. So, i-change oil natin mga kaibigan. Check natin yung kanyang odometer. Ito po yung odometer niya, no? Natin sa association. Yun. So, 5,600 trip pay para to. Natin yung check natin yung odometer niya. So, dapat ito 5,000 pa lang chainsaw oil na sa kasa. So, dahil gusto ako na lang, kami na lang mag-chainsaw oil, umabot pa siya ng 7,000 kasi ginamit pa namin sakyan. Pinambiyahe pa ng pinambiyahe. So, 7,000 kilometer mga kaibigan, chainsaw oil tayo para sa ikalawang chainsaw oil nito. Okay? Ang gagawin lang, buksan nyo yung hood. So, ito po yung kanyang makina. 2.7 turbo diesel mga kaibigan. Check natin mamaya kung ilan litro ang laman nito. Madali lang ito malaman kung paano mag-check. Kung halimbawa wala kang manual at hindi mo alam kung paano mag-check kung ilan litro ang laman ng sakyan mo, madali lang yan mga kaibigan. Ituturo ko sa inyo maya-maya lamang. Okay? So, ganito lang po yan ha. Mayroon po siyang dipstick mga kaibigan. Ang tawag ito, dipstick. So, hilaan nyo yung dipstick. Okay? Okay. So, ang unang dipstick, unang ano yan, pupunasan mo natin. Punasan mo. So, pupunasan natin mga kaibigan. Para makipunasan mo buti. Para makita natin kung gaano kalalim yung standard niya mga kaibigan. Anong is. Meron naman tong sukatan. Kung hanggang saan lang siya, maximum at minimum siya. Pero minsan ito mga kaibigan, lumalampas. So, nandiyan siya sa maximum niya siya nakalagay. Ito sa taas ng butil na to. So, may dalawang dot. Yung pinakamababa niya ay nasa baba. Hawakan mo nga ito, Asyong. Ito yung pinakamataas niya. So, dapat yun lang yung mamaya nandito siya. Okay? Ito yung sa baba. Pag dapat ang langis niyan, hindi siya umaabot dito sa baba. Either hanggang dito siya, pag umababa siya dito, inaangat mo pataas ulit. Hanggang dito dapat siya. So, yan ang standard na langis niyan. Kung hindi mo alam kung gaano karami dapat ang langis mo, pagbaba ng langis, riripilan mo yan hanggang sa umabot siya dito. Okay? Dapat pag pinaandar mo, andito lagi yung langis niya. Okay? So, ganun lang po kasimple mga kaibigan. So, ang kailangan nating tools sa ilalim, ito po, ipapakita namin sa inyo kung nasaan yung kanyang drain plug. So, susuot ka lang sa ilalim mga kaibigan. Ito sa ilalim. Nandito ang kanyang drain plug. So, ayan po. Makikita nyo yan sa ilalim mo. Ayan, sa labi ng makina. Ito yung panel niya. Ayan po yung drain plug niya mga kaibigan. Medyo malabo. Ayun. So, ito po yung drain plug niya mga kaibigan. So, anong sa sitasyong? Number 14. Sina pinasok mo na? Pumasok na yung number 14? So, number 14 mga kaibigan. Ginagamit na ng buckle siya. Tapos yung filter nito, nandyan lang din siya sa ilalim. Nakita nyo yung nandyan. Nandyan sa ilalim yung filter niya. So, yun. Yun lang. So, sa lahat ng mga sasakyan, almost the same lang yung mga yan. Pare-parehas na ng procedure sa pag-change oil. Papasok ko sa ilalim, didrain ka ng langis. Okay? So, unang-una, bago mo buksan yan, may ginagawa pa sa sasakyan mga kaibigan. Kailangan mo ng, yung iba, naglalagay mo na ng engine flush. Napasukan nila ng engine flush yan. Lalagay mo ng engine flush, yung ilang liter yan, 100 yata o to 200 ml. Pinapasok nila dito, tapos pinapaandar ng 3 to 5 minutes. So, ito mga kaibigan, hindi ko na siya lalagyan. Kasi bago naman yung langis niya, at saka kitang-kita niya naman, napakalinaw pa ng langis niya mga kaibigan. Paano malaman kung malinaw pa ang langis? Ito lang yan. Dito sa may mga kulay na puti, ilalagay mo lang yung langis dyan. Ipapatulo mo lang. Awakan mo ito siyang. Ito to. Papatulo mo lang yan. Tapos ilalagay mo dyan. So, ito pag nakikita mo, maitim na. Oh. O, maitim na.
Pero sa mga diesel, normal lang talaga na talagang maitim yan. Pero kung sa ano to, medyo malinaw pa to. Kasi ito pang pagka nasa kamay mo to, ayan siya, hindi natatagos yung kulay ng kamay mo. Pag maitim na talaga yan. Ito, tumatagos pa yung kulay. Yung iba, pag ginanon mo yung uling, parang uling na talaga yan. Ito medyo malinaw pa. So hindi namin lalagyan siya ng engine flush. Kasi sigurado, wala pa itong mga carbon deposit. Okay? So, pabuksan natin yung ano, ilalim. Okay, buksan mo kaibigan. Yung ilalim. Handa lang kayo ng basahan. Tapos lagayan sa ilalim. Kita, paano nilalagyan to? So, yun, binuksan na mga kaibigan. Pinahuran. Okay, sahod ulit. Sahod-sahod lang yan. Ganito ang pagpitienso ng DIY. So, pag ginala mo sa kasa to, itataas na itong sasakyan. Ganun din naman ang gagawin dyan. Bubuksan yan. I-check yung langis. Babakas nila ang filter. Dito mga kaibigan, may ilalagay mo kung anong gusto mo langis. Kung gusto mo ng synthetic, full synthetic, kahit anong gamitin mo, ikaw na mag-decide kung anong gusto mo ilagay. Madali lang malaman yan kung paano kulang o sobra langis mo, hindi magsobra. Yung iba kasi natatakot mag-change oil kasi baka masobra nila ng langis o baka magkulang o baka hindi na umanda rin sakyan nila. Pag mga gantong sakyan lang naman, mga Toyota, hindi na kailangan ng ano nito. Hindi na kailangan ng masyadong mga computer niyan. So, DIY lang yan mga kaibigan. Simpleng pag-change oil lang yan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung ilalagay natin langis. So, ang ginagamit ko ito mga kaibigan ay Castrol Magnatec. Okay. So, ayan lang natin siya tumulo. Siguro mga pag nasa bahay ka na naman, mga 20 minutes, 30 minutes, up to 1 hour, kung wala ka namang gagawin, wala ka namang pupuntahan, pwede naman yun. Hindi mo kailangang bilisan pag-drain ng langis. Hindi mo kailangan magmadali sa pag-drain ng langis. So, ayaan lang natin sa tumulo okay, habang iaanda natin yung langis. Babakas tayo ng filter, mga kaibigan. Tik lang. So, ang filter nito, guys, nandito lang yan. Okay, dito po ang filter niyan. Nandiyan sa likod ng makina. Ayun. Yun siya, yun. Sa ibaba niyan. Ayun. Ito po siya. Ito po, ito. Ito po yung kanyang filter. Ano? Ito. Ito na sa dulo ng daliri ko. Ayan po yung kanyang filter. Okay. So, madali lang tanggalin niya mga kaibigan. Pag mayroon kang tools, ginagamitan nila ng tools yan. Pero pag minsan sa bahay, wala kang tools, may ginagawa lang dyan. Ginagamitan lang yan ng Phillips screw. Okay, kadalasan sa mga, ano, pag wala silang tools, tinutusok lang ng Phillips screw yung mga kaibigan sabay ikot. Kasi pag hindi mo kailang higpitan ng todo yan, hindi kailangan ng sobrang higpit yan. Tamang higpit lang yan, hinihigpitan lang ng kamay yan kung makahantay ito. Ayan po, yung oil filter ng High Ace. Mamaya makikita natin yung size niya. At dahil first time ko mag-change oil ng High Ace, first time na namin mag-change oil nito, dahil yung unang change oil nito, dinala namin sa casa. So, hindi ko alam yung mga size niyan. Pero madali lang yan mga kaibigan. Yung kung wala kang idea paano mag-change oil, ganyan lang po yan. So, hindi mo ka matakot. 2021 model po ito, 7,000 km. Wala kang nasisira dyan. So, maganda ka lang ng mga basahan para hindi ka mauling-ulingan istema tapunan ng langis. Ang tansya ko dito, nasa 6 liters ang kanyang langis. Pero mas sigurado, lalagyan natin ng langis mamaya, bibilangin lang natin kung ilang litro. Madali lang po yan. Makikita nyo mamaya kung paano siya sukatin para hindi ka sumobra at hindi magkulang yung kanyang langis. Okay? Yung iba, ang ginagawa, pinapaandar ng 5 minutes itong sasakyan para medyo mainit. Mainitan yung langis niya. Medyo malabnaw siya pag bumaba. So, hindi... yung iba naman, pagka tapos gamitin, halimbawa, pag galing ka sa biyahe, pumunta ka sa kasa, pumunta ka sa mga pagawaan, so, palalamigin na ng konti yan. Okay?
Medyo pag medyo maligam-gam na yung makina, kaya ng hawakan, ibinababa na po yan. Okay? So, ito ang ginagamit ko lang is mga kaibigan. Ito ang ginagamit namin. Castrol siya, Magnatec mga kaibigan, 1040. Okay? Synthetic na to. So, ang sabi nung dati kong mekaniko, nung medyo kabataan ko pa, okay, ito yung kanyang recommendation, which is nasubukan ko naman. Diesel or gasoline engine, pwede ito mga kaibigan. Okay? Nasubukan ko gumamit ng ibang langis. Doon sa iba kung nauna namin mga sasakyan, medyo mabagal yung takbo ng sasakyan pag iba lang isang ginagamit ko. Nahihirapan yung makina. Medyo napapaungol ko pag nasa expressway ako, hirap na hirap tumakbo ng 120. So ito, pag ito ang ginagamit ko, hindi nagbabago yung performance ng sasakyan. Kung ano yung lakas niya, yun pa rin yung lakas niya. So Castrol, baka naman. Totoo po yan mga kaibigan, talagang Castrol lang talaga ang ginagamit ko sa sasakyan ko. Lahat ng sasakyan na, mga kaibigan, na ginagamit ko, ito po yan. Oh. So bumibili ako ng tigo 1 liter nito. 1 liter lang yung mga ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng malaki. Ito lang ginagamit ko, tiga 1 liter lang. Para matatansya kung ilan ang ibubuhos mo. Kasi pag malaki, so baka sumobra. So bumibili ako ng isang kahon nito. Kasi yung mga sakin na ginagamit namin dito, lahat yun, kami na pong nag-chainsoil. So walang problema sa pag-chainsoil. Magnatec. Ha? Ito yung taka-chainsoil namin daw. Kailangan ituro ko daw yung taka-chainsoil namin. So, dito lang ang pag-chainsoil namin mga kaibigan. So, pinapagpag niya kasi. Pabunot natin yung filter mga kaibigan. So, bubunotin yung filter. Para pasukan lang natin ng Philips screw yan. Nandiyan, nandiyan eh. Yung matulis ha. Hindi yan. Pagkutan, pwede yan, tulis. Mura muna lang ang kinilang tinsin si Kevin yan ako. Ito, tingnan lang ito. Ah. So, hindi siya makita ito. Doon tayo si Papa. Baka na kanong, pamasa siyang. Panasama siyang. Pagkatapos ng ilang segundo mga kaibigan, ito na po yung ating filter. Okay, tinusok lang yan. Tinusok na namin mga kaibigan ng Philips screw. Ayan, tanggal na po siya. So, ito na po yung ipapalit natin. Ito na po yung bagong filter. So, kumuha na lang kami ng Vic mga kaibigan. Hindi na tayo bumili sa kasa. Para hindi na masyadong abala at hindi na masyadong mapamahal. Kami naman kasi wala na akong time na magdala sa kasa. Dito na lang. Kami na lang gumagawa dito. So, huwag kayong matakot gumawa ng mga gantong simpleng tira lang mga kaibigan. Dahil hindi ito nakakasira ng sasakyan. Pag chainsaw lang, ipapataman na naman ng langis. Kapag ikakabit na natin yung mga kaibigan, kuha ka lang ng liha. Okay? So, ganito na yan. Kapag kami yung video, may sabi mo kana. So, putol ka lang nito ng konti. Ito. Ang liha mga kaibigan. File. 60 yung ginamit natin. Putol ka lang nito. Okay. Itong gagawin natin pang ikot. So, ito pang hahawak mo dyan para maikot mo siya. Kasi hantay din lang ito mga kaibigan. Inihigpit lang ito ng kamay. Pag kahit hindi ka na gumamit ng tools ito dahil pag ginamitan mo ng tools ito, habang tumatagal, lalo itong humihigpit mga kaibigan. Okay. So lalagyan natin ng langis. Patuluan natin ng bagong langis. Yung ayan oh. Tama. Lagyan tayo ng langis ito matulo. Okay. Ganun ang langis yan. Para pag inikot natin doon ay dumulas yung rubber niya. Pinaka-gasket niya mga kaibigan. Hindi siya masira doon habang hinihigpitan natin to. Okay. Magkano talaga ito? Pasa natin itong bagya. Binunasan ko na lang. Pasa na itong mga paglalagyan niya. Okay. Para matanggal yung mga tira-tira. Mga tira-tira dito. Pasa natin yung bagong filter. Okay. Nakamay na yan. Nakamay na yan mga kaibigan. Okay. So,
Gamitin natin siya ng liya para maigpitan natin. Okay? So, hindi naman lahat may tools. Mayroon kaming tools pero pinapakita ko kung paano ito mag gumawa ng walang tools na ginagamit. So, may ginagamit ito na pantanggal at panghigpit, mga kaibigan. Pero, kung wala ka nun dahil bihira ka na naman mag-chance oil, bibili ka ng ganon, so mapapamahal ka na yung presyo nun. Kaya ito lang ginagamit yan. Liha lang, mga kaibigan. Once na ikot mo na, hindi mo na mahigpitan. Nakakabit na siya, mga kaibigan. Fit na yung ating filter. So, masigpit na yan. Sobrang higpit na yung mga kaibigan. Okay, so ibalik mo na yung mga nandiyan sa ilalim. Dad, yung baka ibabalik na natin yung, ibabalik mo na yung drain plug nito. Ito nang maing. Ayan, ibabalik na yung drain plug nyo, mga kaibigan. Kung nasa may drain plug, pita mo nga siyang. Ibalik ko na po, sir. Pita mo. Ayan, ibalik mo na yung mga tinanggal sa ilalim. Lalagyan natin ng ano. So ito yung mga nandito sa ilalim, mga kaibigan. Kung gusto nyo masilip yung mga nasa ilalim dito, yan, ang tsura dyan sa ilalim ng sasakyan. Okay, yung pula. Okay, lalagyan. So lalagyan tayo langis, yun ang mga ito. Kung kita yung paglalagay ko ng langis. Ha? Ha? Yung lalagyan ng langis, mga kaibigan. Magnatik to. So meron kami yung 6 na litro na magnatik. Okay, 6 na litro para ito yung ilalagay natin. Kaya ang tansya ko dito nasa 6 na litro pero hindi tayo sigurado, kaya susukatin natin mamaya kung gaano karami naman ito talaga para malaman natin. So punasan lang natin to. Okay, ito yung punas. Sabayin natin sa loob. Sigurado nyo na ibalik nyo na yung drain bolt nya sa ilalim, drain plug nya, napalitan na ng filter. Okay, so ito yung nagayon na langis, mga kaibigan. Okay, dyan natin shoot yung langis ito. So kakarga tayo ng langis, mga kaibigan, para swap na. So ito na yung unang litro. Naman kung kita yung pagbukas to, yan lang yan. Hindi lang kailangan ng imbuto, mga kaibigan. Timing lang yan. Kailangan magaling ka tumiming. Okay? Ayan yung texture ng langis, oh. Ang ganda. So, kahit ng langis ang gamitin mo dito, sasakyan, hindi po nakakasira yan. Hindi ako magaling na mekaniko, mga kaibigan, pero base experience ko, kahit anong langis ang ilagay mo dyan, hindi masisira ang sasakyan mo. Gagana yan. Ang nakakasira sa sasakyan, sa makina, ay yung walang langis. Kapag hindi ka naglagay ng langis, o kapag naubusan ka ng langis, kaya huwag ka magpapaubos ng langis. Huwag ka matakot kung ano langis ang nilalagay mo. Okay? As long as alam mo kung anong nilalagay mo, okay lang yan. Natin. Probayan yung bagya. Kaya natin i-check.
hanggang saan na. So nangangali na siya mga kaibigan, nasa gitna na siya. Yung nasa mga dati. Okay? So isakto yung pang-aling. Alam na ito ay 6 liters mga kaibigan. Liters. Hindi ko alam kung ilan ang nilalagay sa iba, pero lagyan ito ng 6 liters. Okay? So, dahil first time ko mag-change oil ng high ace, commuter deluxe, sabi ng iba, parang nakabasa ko 5.5, 5.7, 5.8. Okay, lagyan natin ng 5.8 muna. Tapos pakiramdaman natin. Susunod na mag-change oil ka nito, tandaan mo na yung dami ng langis kung anong nilagayan mo sa sakyan. Hindi mo alam kung gaano karami gagalit mo. Tandaan mo lang kung gano'ng karami na ilagay mo para sa susunod, alam mo na. Hindi ka na mahirapan. Okay. So, alam natin maya-maya na ng konti para pababain natin sa bagya pa yung ibang labis. Okay. So, andito pa lang siya. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, hindi makita. So, mahirap makita. Okay. Okay, kung mapapansin nyo, yun lang is hanggang dito pa lang siya. Andyan pa lang siya. So, may natitira pa tayong 200 ml. Ilalagay natin lahat yon para sumarado. Sakto na dyan. So, 6 liters talaga ito. DIY lang mga kaibigan, DIY lang po. Yun, da. Nagbalik mo natin yung tangga doon, yung mga plastic. Lahat ng plastic, nagbalik. Okay. So, pinutin mo yung bilog asyong, yung bilog na dilaw. Ayan. Ayan, sige, pinutin mo. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nandyan na po siya sa may gitna. Nabasa na po hanggang dito. So, magdumihan ko po, ano? Ayan, nabasa na po siya hanggang dito. So, ibig sabihin nandyan na po siya. So, papatay ang isa. Yan. Okay. Kung mapapansin mo, nandiyan na siya sa tuldok. Tumama na siya sa tuldok yung langis niya. Okay? Umabot na sa may bandang tuldok. Kaya pwede na 'to mga kaibigan, nandiyan na po siya. Oh. Nabasa na yung tuldok niya. Okay? So 6 liters mga kaibigan para sa high-ace deluxe. Tandaan na natin 'to. Dahil ito na yung gagamitin natin lagi. Magnetek. Kasul magnetek. Magaling mo yan. Ito. So, isa din natin ito mga kaibigan. Kuha natin pa isa din. Kung anong mararamdaman ng ating makina. Start mo ko dito. Ito nga natin ito. Okay. Right. Sarado na. Okay, start. Asyong. Start mo, Asyong. Start. So, sila natin yung langis. Okay, so sarado na yung buong ilalim niya. Okay na.
Yun. Start na mga kaibigan. Para sa ating DIY chainsaw oil ng ating High Ace Deluxe. Ayan. Ang ganda ng andar niya. Baka tahimik. Okay. So, konting silid lang sa makin ha. Para natin yung quality na ulit. Okay. Tingnan natin yung kanyang minor. So, ito na po siya. Ayan po yung kanyang idle. Okay. 7. Okay. Punta ka lang dito. Trip A. Trip B. Okay. So, doon tayo sa yung trip B. So, yan ang ginagamit ko. Every 5,000 km niya sa trip B, reset lang natin yan para maging 0-0 ulit. At pagdating ng 5,000 km, change oil ulit tayo mga kaibigan. Change oil ulit tayo. Okay? So, ngayon, medyo okay na siya. Medyo babawasan ng kaba-kaba. Wala ng kaba. Tapos na ang ating DIY change oil mga kaibigan. Ng ating Deluxe. Okay, so ayan po siya. Okay.